mga boss, ito yung ginawa dito sa Hyundai Accent ni Bossing, no. Yan, no. Naglagay sila ng auxiliary pan dito, tapos dito yan nakalagay, no. So tinanggal na natin yung mga wirings niya kasi mali naman. ECB type po ito. Tapos naglagay sila ng auxiliary pan, no. So tanggal na yun. Tinanggal mo na yung mga relay, boss, no. Yung relay tinanggal mo na. Relay? Oh, yung wire dito. So ito mga boss. Kunting idea, huwag kayong maglagay ng auxiliary pan dyan ito kapag naka-ECB type kayo. Doon mag-uumpisa na hindi mapapatino yung aircon nyo, no? So, para dyan sa mga naglalagay, sinasabi nila nag-high pressure, ito ang solusyon para lumamig yung aircon. Hindi po. Hindi po yan solusyon. So, hanapin natin kung anong problema talaga. Hindi katulad nito. Lumaki yung gastos ni boss kasi nasira yung pinaka-aircon switch niya, yung module, no? Kasi ito kasi, hindi naman kasi ito pure 12 volts. Hindi sa pure 12 volts. So, nag-drive ka ngayon ng auxiliary pan na 12 volts na malakas yung current niya. So, sisira yung module ni Sir. Kakabili lang, pinabili ko siya. Nung pagdating dito, sabi ko sa kanya, kahit anong gawin natin dyan, hindi mo papatino hanggat hindi tayo magpapalit ng aircon switch. So, kung ideal lang mga boss. So, ito, tinanggal namin. Lagyan mo muna lang ito para may espresa na malinisan na rin natin. So, okay, mamaya update ko kayo. Okay mga boss, so update, no? Ito na, tinanggal na natin yung auxiliary pan dito. So tingnan nyo, makikita nyo naman yung may marka pan pinaglagyan, no? So wala na, so ito yung rating. Yan, no? Okay, normal na normal yan. So tanghaling tapat tayo. Ibabiyahe na ni sir yung unit niya ngayon, no? So ito tayo sa loob. Sabing init, meron pa tayong nakapila na yung pula. Tapos yung toson doon. Ito. Okay, ayan yung seating natin. Nakula ng konti. So ito mga boss, problema kasi ni sir dito. Nakailang palit na ng ECB, ano. Tapos hanggang dumating sa punto na naglagay na sila ng auxiliary pan kasi nga sinasabi daw ay nag-high pressure, no. So yung auxiliary pan mga boss, hindi po yung sagot ng high pressure, no. Okay. So, kunting idea, si Hyundai or halos lahat ng sasakyan na naka auxiliary fan, mayroon po yung high in low doon sa system ng fan, no? So, kung makikita nyo mga boss, unang una kung may scanner kayo, ito, pakita ko sa inyo. Nakikita nyo, naka aircon tayo. Ang nag-trigger dyan, ayan, no? Jogging to the red, ayan. Ang nag-trigger dyan yung fan low, okay? So, kapag nasubraan sa init or natatraffic na matagal, saka magti-trigger ngayon yung high pag hindi nakakayanan ng low. So, ganun po yun mga boss. Ngayon, hindi pwede na palaging malakas yung hangin mo. Okay, hindi pwede na palaging malamig yung system ng aircon kasi meron po yung init na sinusukat doon. Okay, meron po yung pressure. So, yung iba, yung iba naman ang sinasabi nila, maglagay tayo ng fan para hindi mag-high pressure. Wala po yun mga boss kasi mayroon po tayong standard na pressure, no, kung saan yung dapat doon siya, ma-maintain dapat yun. Yun ang mini-maintain yan. Ngayon, hindi tayo pwedeng bumaba, hindi rin tayo pwedeng lumagpas kasi pag lumagpas yun, magti-trigger ito yung fan high. Pero okay na lumagpas, wag lang sobrang baba kasi pag sobrang baba, mag-abnormal ngayon yung system ng aircon natin. Okay. Mas maraming aircon technician na naguguluhan pagdating sa ganito kasi naaano kasi nila na high pressure, maglagay tayo ng auxiliary fan, maglagay tayo, magdagdag tayo ng auxiliary fan para mawawala yung high pressure natin sa traffic kasi sinasabi nila naka-design daw to doon sa malamig na lugar. Hindi po yung ganun mga boss. Kasi yung auxiliary fan natin, yun nga, mayroong high in low po yun. So kapag hindi na kaya na ni low, mag-open ngayon yung high. So nasaan yung sinasabi mong high pressure? Wala akong high pressure doon. Maliban lang kapag nasisira si fan, okay? Ngayon, ito sa scenario ni sir, naglagay sila ng auxiliary fan mga boss, no, nakita niyo naman. Doon pa rin nila ni-drive, naka-drive sa compressor. Ang compressor na pinagagamitan nila, pure ECB, electronic cut-off valve or electronic control valve ang ano. So alam naman natin pag electronic mga boss, hindi siya pure 12 volts. Ngayon,
yung auxiliary fan ang gumagamit, ang gung nagpapagana diyan pure 12 volts, mataas yung current niya. So ang sisirain ito, buong module nito nandito. Magtataka kayo, nagkaroon ng abnormal yan. Pag ini-scan nyo, walang communication. Okay? So, kung hindi lang makukuha sa ganun, magpampanibago ng wiring connection. So, doon mag-umpisa na mag-abnormal ngayon yung sasakyan nyo hanggat dumating sa time na mawala na kayo ng pag-asa, ibibinta nyo na or binta nyo ng palugi or kakatayin na lang. Kasi wala na mga bus eh. Lalong lumaki yung ano. Ito si sir parang ganun eh, nawala siya ng pag-asa. So, pagdating dito, pinabili ko muna siya ng switch. Sabi ko, pag nakabili ka ng switch, ayusin natin. Nung nakabili si sir ng switch, sinal pa ko, makita ko may problema. So, hindi ko na ano na naglagay sila ng fan. Nung pagtingin ko may fan pala, so, kinalas ko ng mga boss, no. Ito, pinapanggrab ito ni sir. So, tanghaling tapat. Tingnan natin kung maka ano na si sir, ano. Tuloy-tuloy yung biyahe kasi matagal na daw si sir hindi nakabihan na maayos. So, sana nagkaroon ng idea mga boss. Pag ganito, huwag tayo basta maglagay ng auxiliary fan. Kasi masisira lang yung system. Wala kayong magandang idodulot doon. Pwede maglagay kayo ng fan. Backup fan lang yon. On-off lang. Kabit nyo sa baterya, lagyan nyo ng switch. Basta huwag kayo mag-tap dito sa system ng aircon kasi magkaroon po ng aberya po yan. Maniwala kayo. Kung gumana siya ngayon, isang buwan, dalawang buwan, magmaramdaman nyo, pinakamatagal na yon. So, yun lang. May katanong kayo, tawag kayo sa number na nandiyan sa SK. Hindi kaya, message kayo sa pins ko. Okay, thank you. Mga boss, nag-road test kami ni sir, ano? So, yun tayo accent ni sir. Dami ng ginawa. So, ito, niro-road test na namin. 2017 model ito, gasolina, 1.4. So, nag-bypass-bypass ng mga wiring, no? So, ito, niro-road test na namin. Kasi, pag matulin nawawala yung lamig. So yun, ngayon medyo malayo ng takbo namin ni sir ni. Dito na sa kahabaan ng C6 na pupuntang Bicutan, so hindi naman nawala na yung lamig. Hindi na boss ano? Hindi. Ganitong lamig, ganitong takbo sana nawawala na yun. Oo, wala na. Wala na lamig yun. Pero ngayon ano na? Tuloy-tuloy na, ramdam mo na yung lamig. Oo. So, mga boss,